Hey guys, good morning ulit sa inyong lahat. Sana ay nasa mabubuti at malulusog na kalagayan kayo ngayon. At syempre, pag-uusapan natin ngayon, repo ulit. Repo na Honda Click 125 version 3. Yan guys, napakasulit yan. Basta repo ng premium bikes, talaga namang may mangyayari na. Okay guys, pag-uusapan natin yan mamaya. Yung cash price niya na discounted na at installment niya simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking down payment. Babanatan natin yan kasi may nag-request niyan doon sa mga in-upload natin na video na nakaraan. Kaya pagbibigyan natin ngayon, bibigyan natin kayo ng sample computation ng ating Honda Click 125 version 3 na repo price yan, para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba ang mga repo dito sa premium bikes sa San Jose. Yun nga pala guys, ang ating location ay nasa San Jose Occidental Mindoro Premium Bikes. Okay guys, intro muna tayo. Pag-usapan natin ang ating repo Honda Click version 3 2023 model. Yan. Kung totoosin guys, mas maganda talagang bumili pagka bago. Syempre iba pagbasal, 'di ba? Ganun, pero kung talagang wala kayong budget, mas mainam bumili kayo ng repo sa dealership kasi yan ay hindi kinahoy at hindi yan nirepo ng sira yan. Talagang papasok dito yan sa atin ng good quality yan. Yan guys, kung mapapansin niyo, eto, meron lang akong tanging napansin dito guys kasi inalis nung dating owner yung decals. Yan yung decals dito, di ba may decals dito na kulay orange. Ewan ko kung anong pinaglalaban niya, ba't inalis niya yun. Pero yung sa likodan, hindi niya inalis. Yan o, meron pa. Mas maganda sana kung hindi niya na lang inalis yung sticker dito. Pero kung bet nyo o good sign niya yan, pwede pwede, available yan guys. Yun, dinagdagan niya ng sticker yung mugs. Dati kasi walang sticker na ganyan yan. Yan o, mapapansin niyo. Yan. All in all, wala naman siyang gas-gas. Tinitingnan ko siya kanina, wala siyang gas-gas. Yan. Bali ito guys, ay nagamit to ng 8 months. Nagamit to ng 8 buwan ng may-ari. Yan, kung mapapansin ninyo dito, medyo kalbo na yung rear tire niya. Yan o, medyo kalbo na guys. Pero yung kanyang tambutso, ito yung tuyo guys, walang kalangis lang iso. Walang kasain-sain ng binaba na una, nakahoy na. Yan o, goods na goods sa kanyang engine. Ang milyahe nga pala na to guys. Yan. Ang natakbo niya na ay 17,034. Yan. Gumagana pa yung mga busina niya. Gumagana pa rin siya pag ano, kaso parang wala siya ngayong gasolina. Inaalis kasi yung gasolina. Yan guys. Yan yung tunog guys ng ating motor. Mapapansin niyo napakatahimik. Di ba? Quality and quality guys. Basta mga repo dito sa premium bikes. Hindi kasi kami dito guys nagre-repo nung may mga tama na makina. Kasi napakahirap ibenta nun. Isipin nyo na lang. For example, nagre-repo tayo nung may sira. May bebenta natin sa second owner. Kawawa naman yung second owner na makakakuha nun. Siya isasalo lahat ng problema. Kaya sa mas minamabuti talaga natin bago ipasok dito. For example, may na-repo. Pinapacheck muna natin yan sa mekaniko kung goods yung motor bago ipasok. Ngayon kung may sira, ipapagawa natin sa client yon bago i-repo. Yan. Goods sa goods yan guys. Tingnan nyo guys ang U-box. Yan. U-box siya guys. So mapapansin ninyo. Nandito pa yung kanyang manual. Tapos puro baso-basura. Yan. Goods sa goods. Walang gas-gas to guys. Goods sa goods pa talaga to. Yan. Yun guys. Ang unit nga pala na to ay may suggested retail price na 68,000 pesos. Yan guys. Yung kanyang SRP. 68,000 pesos yung binaba ng bangko na magiging presyo ng ating Honda Click. Ayun nga, gaya ng paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, tayo ay naka Grand Repo Caravan. So magle-less pa tayo dyan ng 20%. Yung 20% is equivalent yun ng 13,600 pesos. So matotal, pagka binawasan natin yung 68,000 ng 13,600, ang magiging total na lang yan po ay 54,400 pesos. Pwede nyo pong i-avail yan, cashman o hulugan, wala na po yung hidden charges. 54,400 all in na po yun, makukuha nyo na po yan. Okay guys, ngayon naman pag-usapan natin yung installment price ng ating unit simula dun sa pinakamaliit na down payment patungo sa pinakamaliit. Okay guys, napag-usapan na natin kanina yung tinataglay ng mga motor, kung anong itsura niya, kung anong condition niya, kung anong kalagayan niya. All goods talaga siya guys.
nasabi ko na rin kanina yung presyo ng ating cash based doon sa computation natin. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung installment computation niya. Magsisimula tayo sa pinakamaliit na down payment patungo sa pinakamalaki. Yaman din lamang na pag-uusapan na natin lahat. Pagka-repo guys, ang inyong target sa premium bikes kayo guys pumunta, talagang sigurado na na meron kayong makukuha ang magandang repo dyan. Okay guys, minimum down payment muna tayo. So down payment muna tayo, 8% lamang ng ating suggested retail price. Total 8% guys is 4,352. Yung 4,352 na yun, wala nang dagdag yun. Basta 4,352 ang ilalabas mo, may UI mo na to. Pagka 1 year ang iyong kinuha, 1 year contract o 12 months, ang magiging monthly amortization mo is 5,616. Pagka naman 2 taon, 3,282. Yung 3,282 na yun guys, napakamura lang nun. Kasi kung i-divide mo yun sa 30 days ng iyong pagtatrabaho, magtatago pa lamang ng 109 pesos. Talagang sigurado na makapagpulog ka. Pagka naman 3 taon ang iyong napili at nagustuhan, 2,625. Yung 2,625, i-divide din nyo sa 30 days, ang lalabas din yung mga calculator is 87 pesos. Hindi ko rin nara-round off guys, inaalis ko na lang yung mga points dulo. Baka may mabambambash na naman dyan ha. Okay, 87 guys, 87 pesos ang itatago nyo araw-araw, siguradong makakukuha nyo na to. Ang requirements nga pala sa pag-avail ng unit dito sa premium bikes, one valid ID at proof of income. Yung dalawa lang na nasabi ko, one day process, talagang may mangyayari na. Okay, moving forward. Doon naman sa magdadaw ng 10,000 piso, 10,000 pesos ang magiging monthly po ninyo sa loob ng isang taon is 5,105. Divide niyo po sa 30 days yan, 170 pesos per day ang inyong tatago. Talagang sigurado na na may tatawid ninyo ang paghuhulog buwan-buwan. Pagka naman 2 taon ang inyong napili is 3,111. Yung 3,111 yun, i-divide niyo sa 30 days, 103 pesos na lang guys. At dito naman tayo sa 3 taon, doon sa mga gustong makamura dyan, 3 years, 2,535. Basically guys, hindi naman talaga kayo nakakamura pagka 3 years ang inyong pinili. Bagkos, medyo hindi mabigat yung magiging monthly. Pero pag ginumpit nyo yun, talagang mas malaki yung inyong magiging monthly amortization, yung total nun. Okay guys, pag 3 years, 2,535. Yung 2,535, i-divide yung 30 days, 84 pesos lamang yun guys. Okay, moving tayo sa 15,000 pesos na down payment. Ang magiging monthly po ninyo dyan sa loob ng isang taon is 4,557. Yung 4,557, i-divide nyo sa 30 days, magtatago lamang kayo ng 151 pesos. Pag 2 taon naman ang inyong pinili, 2,867. I-divide po ninyo sa 30 araw, 95 pesos po per day. Pagka naman po 3 years, 2,352. Yung 2,352 po, pagka i-divide ninyo sa 30 days, magtatago lamang po kayo ng 78 pesos araw-araw. At sigurado na po na makapaghuhulog kayo tuwing dadating ang inyong due date. Okay guys, moving forward ulit, magdadaw ng 20,000 pesos, 20,000. Ang magiging monthly po ninyo sa loob ng isang taon is 4,008 pesos. I-compute nyo na lang po sa inyo para maniwala po kayo sa akin. I-divide din nyo sa 30 days, napakamura lang yan. Magtatago lamang po kayo ng 133 pesos araw-araw. Makapaghulog na po kayo. Pagka naman po 2 taon ang inyong napili, 2,522. I-divide nyo po sa 30 days, 84 pesos po yan per day. Ngayon po kung 3 taon po ang inyong nagustuhan at napili, 2,069 ang inyong magiging monthly amortization. I-divide nyo sa 30 days, 68 pesos. Okay guys, doon naman tayo sa magdadown ng benching kumil, 25,000 pesos. Okay, ang magiging monthly amortization po ninyo sa loob ng isang taon is 3,460. Pagka naman po 2 years ang inyong napili, 2,177. At pagka 3 taon po, 1,786. Parang bibili lang po kayo ng isang branded na t-shirt. Pagka naman po 30,000 ang inyong idadown, 30,000 idadown ninyo dito sa ating unit, goods po yan. Ang registration nga po pala na to is 3 years. Talagang registrado po siya, kahit nakuha nyo po siya ng segunda mano, nakarehistro pa po siya. Okay guys, pag nagdown kayo ng 30,000 pesos, ang 1 year noon ay 2,912. Ang 2 taon is 1,832. At ang 3 taon po noon is 1,503. Mura na po yun, sobrang mura na po nun. Kung i-divide pa ninyo sa 30 days, 50 pesos araw-araw, sigurado na po ang paghulog. Sa katotohanan po, napakadali lang po talaga magkamotor. Basta po isa sa puso nyo lang at paghahandaan nyo lang po ang pagbabayad dito, lalo tulugan. Pero pag cash po, mas maganda, wala nang balikan. Kasi paghulugan po at nakalimot tayo,
siguradong babalik yan. Okay guys, hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi. Sure on TV. Tschüss!